question is Eliza G, and for today's vlog, I just want to share with you about my love for reading. Actually, in my previous vlog, I mentioned already about why I love and addicted to reading. Okay, so this time I'm going to share you again because it's like almost the same reason as before, but it's different. same but different. Okay, so well, today is kind of a lazy day for me. Yeah, I planned so many things, but it did not work out because of the weather and about what happened in the Philippines. Like, I cannot move, something like that, because I was devastated. I felt devastated about what happened to our kababayans in the Philippines. So, marami kasi sa kanila, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, na nandun sa lugar na yon. So, I was worrying the whole day, and I tried to message my relatives living in those places, and of course my children, about their condition, about their situation, if they're okay. So most of them are not okay. Marami sa kanila binaha talaga, maraming wala yung mga gamit, as in tuwad-tuwad talaga. Pero ang kabutihan lang doon ay ligtas naman sila. So, ang mga material things kasi, makukuha din natin yon, pero yung buhay, hindi na. So, sa ganitong mga kalamidad, importante talaga yung safety, di ba? Yung buhay. I-save muna natin yung buhay natin bago yung mga material na bagay, kasi pwede pa natin makuha yon. Okay, so, ayan, walang powder, hindi man lang tayo nag-powder, wala talaga tayo. Kasi pag nandito lang ako sa bahay, hindi nga ako naliligo. Naliligo ako pag matutulog na ako. So, nag-shower na ako, kaya ready na ako to sleep. Ito lang naman yung suot ko, shirt and shorts lang naman. Diba? Minsan naka-pajama, pero most of the time naka-t-shirt lang ako, tapos naka-short. Okay, so, okay, ang binabasa ko, the whole day, wala akong ginawa, kundi mag-monitor tungkol sa nangyari sa Typhoon Ulysses. But, na-stress ako, na umiyak ako, diba, parang ang sakit sa loob, makita yung mga kababayan mo, pero wala kang magawa, diba? Kaya, parang sabi ko, wala naman akong magagawa dahil nga pandemic, di ba? Yung trabaho natin, hindi katulad ng dati na malaki yung kinikita natin, di ba? Yung atin namang YouTube, hindi pa naman siya kumikita. Dahil hindi nyo pinapanood, char! So, sabi ko, paano ba, di ba? So, ang maibibigay ko sa kanila ngayon ay prayers. Okay, so nag-pray ako today. Nag-offer ako ng flowers sa aking altar, tapos nag-pray ako. Tapos after that, nag-distress ako sa sarili ko kasi umiyak talaga ako. Ang dami kong iyak dahil naawa ko sa ating mga kababayan. Ay lalo na yung mga kamag-anak ko doon sa Marikina, parang ang sakit talaga sa loob, diba, tas wala ka namang maitutulong. So, ang sakit talaga sa loob, very, very painful na dito sa puso, diba? So, ang ginawa ko today, namumugto pa nga, diba, yung mata ko. So, ang ginawa ko today ay, nagpatugtog ako ng music. So, nandun lang ako sa living room, nagpatugtog ako ng music, tapos, hindi ako kumain kasi wala akong ganang kumain. I feel like kumakain ako, tapos ang daming tao na nasa bubong pa. Kagabi pa sila, hindi kumakain. Tapos, yung
giniginaw kasi you know yung ano yung struggle triple, four folds, five folds, or 100 folds dahil imagine that yung fear na pwede kang ianod tapos katulad ko 'di ba I cannot imagine how I'm going to get to the rooftop 'di ba parang kasi may fear ako ng height sa height so yun inilalagay ko yung sarili ko to them 'di ba kaya sabi ko ang hirap naman tapos may mga babies may newborn may months old 'di ba parang oh my god ano sila nakaakit sa bubong 'di ba parang ganon. So, ayun na, nasa bubong na nga sila, malakas ang hangin, may kasamang ulan, plus yung storm surge, ang lakas din, diba? Ang bilis tumaas ng tubig, kaya yung takot, diba? Tapos nagugutom, tapos may baby, tapos yung ginaw, lahat, diba, na i-experience mo doon sa bubong, kaya masyado akong na-stress, kaya yun ang ginawa ko, na nakinig ako ng music, tapos kinuha ko yung libro, diba? Kumuha ko ng libro, kahit nabasa ko na to the other day, binalikan ko naman kasi favorite, naging favorite ko siya. Yung title nitong book ay The Girl with All the Gifts, diba? So, yun, nag-fall ako sa kanya, kaya siya uli yung binasa ko today, dito sa kama. Dito ko siya binasa. Tapos natulog ako. Kaya nga sabi ko doon sa Facebook ko, hibernate. Nag-hibernate ako, hibernating. Kasi after reading this book, I decided to sleep. Natulog ako, tapos I woke up around 6 o'clock, I think. Something like that. And then, yun, nag-decide ako na hindi muna mag-Facebook. I will not go into Facebook first. And, you know, I don't wanna touch my phone. So, I moved to my sofa. And then I again listen to music. And then read again another book, Sophie's Choice, yung binasa ko. Tapos, yun nga, medyo na-relax ako and then nakita ko yung friend ko na nag-live streaming pumunta ako at naki-BGBG ako doon pero hindi talaga okay yung pakiramdam ko hindi hanggang ngayon ayokong tingnan yung Facebook ko yung phone tapos ayoko din manood ng news kasi yung friend ko sa England sabi niya yung niece daw niya at saka like newborn baby and one-year-old baby ay nasa rooftop gabi na wala pa kaya parang oh my god 'di ba parang may mga lugar kasi naintindihan ko kasi may mga lugar na hindi kaya na ng mga rescuers puntahan hindi naman sa hindi sila handa sa pagganong pagkakataon but iba talaga siya. Iba talaga siya. Handa sila in a way na nakapag-prepare sila ng akala nila. Diba? Yung ine-expect nila. Pero, yung nangyari beyond their expectations. Diba? Kaya, mahirap talaga sa panahon ngayon dahil iba na talaga yung ano. Minsan, yung ano natin, yung mga weather bulletin, tapos yung analytics. Diba? Parang hindi na siya pwede, hindi ka na pwedeng mag-rely doon dahil pwedeng magbago, 'di ba? Syempre kasi nature, natural calamity na disaster siya, ganun-ganun. So, kaya hindi talaga ano, hindi talaga tayo pwedeng magsabi na ay ano lang 'yan. So we have to prepare ourselves. Kaya ito na siguro magiging lesson na to sa ating mga Pilipino na kahit hindi mataas yung typhoon signal, kailangan maging alerto pa rin tayo. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi ko talaga pinili yung lugar na yon ng mga ganong lugar, mga Antipolo, Marikina, mga ganong lugar.
mga ganong doon sa north, 'di ba, northbound. Hindi ko talaga siya pinili noong time na ako ay bumibili ng bahay. Hindi ko talaga siya pinili kasi yun nga yung ano yung may landslide, may mga flooding. Na-experience ko kasi yun yung nagrerenta pa ako tapos nagtatrabaho pa ako sa ano talaga sa Ortigas, ganun, sa Cubao, something like that. So hindi ko talaga siya pinili, hindi ko talaga siya choice, 'di ba? So hindi naman ako nagkamali, kaya ganun nga. Mas matindi pa daw siya sa Undoy, 'di ba? So ayun talaga. Ayoko sana mag-vlog ngayon, kaya lang, 'di ba, pag vlogger ka, lahat talaga ng ginagawa mo dapat i-share mo 'yun sa mga subscribers mo kasi hinahanap din naman nila yung content mo. So ngayon yung content ko ay ganito lang. Nandito lang ako sa loob ng bahay. Ngayon nandito ako sa kwarto ko. Mamaya dadalhin ko kayo ngayon doon sa living room pagkatapos ko dito. So yun, nagbabasa ako. Bakit gusto kong magbasa? Dahil bukod sa nakakalimutan ko lahat ng mga bad things na nandun sa mind ko, bukod sa nakakalimutan ko lahat yun, marami akong natututunan, diba? Nakakarating ako sa iba't ibang lugar na hindi naman ako nagmabayad ng pamasahe. Diba? Kasi pag nagbabasa ka, yung lugar na binabanggit dito, very detailed, kasi parang feeling ko, nakarating ako, nandun ako sa lugar na yun, diba? Ako kasi pag nagbabasa ako, nilalagay ko yung sarili ko sa character nang binabasa ko. Kaya nag-i-enjoy ako. May mga taong sabi nila, ayaw doon nilang magbasa kasi nabuboard sila. Pag hindi ka talaga marunong magbasa, hindi naman yung hindi marunong magbasa na hindi marunong magbasa. Kumbaga, how to read na mag-i-enjoy ka magbasa, hindi mo talaga mai-enjoy ang reading, di ba? Kaya mahal na mahal ko yung reading, yung pagbabasa yung mga books. Kaya love na love ko ang mga books kasi nilalagay ko yung sarili ko sa character. Ambisyosa, di ba? Tapos, yun nga, nakakarating ako sa iba't ibang lugar. Tapos, nagkakaroon ako ng maraming ideas tungkol sa mga iba't ibang bagay-bagay, sa mga bagay-bagay. Tapos, aside from that, ang dami kong natutunan mga vocabularies na kahit na 22 years na akong nagtuturo, never ko pa siyang na-encounter. Minsan na-encounter ko dito sa libro. Kaya pag na-encounter ko na siya while teaching, naintindihan ko na. So ito talaga yung reading talaga ang the best way on how to develop your vocabulary and how to develop your English and, you know, to travel without spending a lot of money. Diba? Dito kasi, kunyari pag nagbabasa ka, when you're reading, you will see different kinds of food na kinakain nila, yung menu na kinakain nila. So, detailed yun. Kasi pag sa book, sinusulat yung detalye kung anong mga ingredients, anong meron dun sa food, paano siya nilagay sa pinggan, paano. Very detailed kasi sa book. Kaya, hindi ka innocent in time na ma-encounter mo siya sa real life, di ba? Hindi ka ignorante, hindi ka inosente, parang natikman mo na yung pagkain at parang nandoon ka na talaga, di ba? So, yun nga, marami kang matututunan dito, kaya nga, maraming nagtataka sa akin, ba't alam mo yan? I don't know. Sabi ko sa, I don't know, pero alam ko, natutunan ko yun sa pagbabasa. Diba? I've been reading since I was like, when I was young, I am reading already the funny comics, Liwayway, diba? Reader's Digest, dahil nga dun sa father ko, meron siyang mga Reader's Digest. Tapos yung mga books kasi nung elementary ko, yung librarian, lola ko, diba? Asawa siya ng Nilolo Tatong. So, yung tawag dito? Siya yung librarian. Kaya, nakakabasa ako ng libro sa library.
kahit strict siya, okay lang yun. Dahil ano ka naman siya. Lola ko siya, kaya libre akong pumunta dun sa library at nakakaano ako ng book. Basta quiet lang ako. Diba? Pag, basta tahimik lang ako doon nagbabasa. Yun. Tapos, nahihiram ko yun sa bahay. Tapos, yung auntie ko, teacher siya, kaya yung books niya doon sa school, hinihiram ko din, binibigyan nga din niya ako, dinadala ko din sa bahay, kaya nagbabasa din ako. Tapos, nung nag-aral na ako sa college, laging ang tambayan ko, ang favorite tambayan ko ay library. Wala pa naman kasi noon mga phone, mga television, doon sa probinsya namin. So, ang tambayan ko talaga library. So, yun, nagbabasa ako ng mga books, yung mga novels, 'di ba, mga Mills and Boone. Tapos yung mga novels na mga kapal, binabasa ko yun, hinihiram ko yun sa librarian, tapos nadaling ko yun sa boarding house, tapos yun binabasa ko. Mas gusto ko kasi magbasa ng mga libro kaysa sa textbook. Yung mga books sa ganito, gusto ko siyang basahin kaysa sa libro ko na pinag-aaralan ko. Ay, nako, hindi talaga ako magbabasa. Pag ano, yung mga textbook, mga science books, no. Pero pag mga novels, gusto ko yan basahin. Kahit patayan ako ng ilaw ng nanay ko, sus, magbabasa pa rin talaga ako. Kaya nasira yung mata ko. Okay, so yun nga. Ngayong hapon na naman, maghapon na naman na pinakain, I feed my brain again. And I felt relaxed and yun, nakapag-distress ako. Marami akong nagawa. Diba, nagkapagluto ako ng champurado at saka yun na yung dinner ko kaganina na yung champurado. Diba, yun ang kinain ko for dinner. Tapos persimmon na fruit, yun. Yun lang mga kaibigan, hindi ako kumain ng kanin ngayon dahil ng rice. Hindi ako nagluto ng rice ngayon dahil iniisip ko nga yung mga tao na nandun pa sa bubong. Diba? Siguro sasabihin nyo sa akin overacting. Hindi, ewan ko, I have that kind of heart na madali akong maawa. Diba? Madali akong maawa. Pero strict naman ako. Pero I have that kind of heart na madali talaga akong maawa. Kung siguro nga kaya, kung ako mayaman, siguro nagpadala na ako doon ng helicopter. Kaya lang, syempre, hindi naman tayo mayaman. Kaya, yun. Okay? So, pumunta na tayo doon sa aking living room. Ikwentuhan ko kayo doon. Bakit pa tayo pupunta doon? Huwag na nga tayong pumunta doon. Dito na lang tayo. So, mag-shout out. Mag-shout out ako doon. Napapagod ako ditong umupo. Kaya let's go there na. Tayo sa aking living room. Mag-shout out na tayo ngayon kasi tulad ng naipangako ko sa aking mga members at saka yung mga nag-a-attend ng nanonood ng aking mga videos na isa-shout out ko kayo. Diba? Mega love shout out! Okay, shout out po sa lahat ng mga nanonood ng aking videos. Yung video ko na gluten-free, diba? Tingnan nga natin. Tingnan nga natin kung sino yung mga nag-comment, diba? Marami namang nagko-comment. Ay, maraming nanonood. I mean, so, yung gluten-free ko na yung gluten-free rice chia pasta napolitana na video ko, ay meron na siyang 12 comments, 46 views, at 9 na thumbs up. Ang konti, diba? Pero magkaganon pa man, isa-shout out ko yung mga ating mga subscribers na hindi nagsasawang panoorin ang aking video. Okay, mega love shout out kay Apple Cherry Spirit 2. Diba? Sabi niya, thank you for sharing this beautiful content to share how to cook simple, yummy, delicious pasta. Diba? Ganyan.
Okay, thank you also for a shout out to my YouTube channel. So if you are not yet connected to Apple Cherry Spirit 2, just type in Apple Cherry Spirit 2 and make friends with her. Okay, so she's also a monetized channel. Okay, mega love shout out to Mommy Emily Kiambao. Thank you, ma'am. Thank you, madam, sa shout out. Kasi na shout out ko siya last time. Tapos ito yung comment niya about the video. Ay nako, madam, okay lang kahit wala tayong cameraman. Yung ibang nagluluto tayo, tas hawak mo yung camera. Oo, kasi yung struggle, 'di ba? Gusto ko sana yung may mag-film sa iyo habang nagluluto ka para makita yung malinaw, makita yung ginagawa mo, pero wala eh, mag-isa eh. Okay, so mega love shout out to Bebs Channel. Sarap niyan, sabi ni Bebs Channel. So by the way pala, ano, if you are not connected yet to Emily Kiambao, just type in Emily Kiambao. Emily Kiambao, yun ang kanyang ano, YTC. And malapit na siyang mag-monetize, so let's support Mommy Emily Kiambao. Okay, so Bebs Channel. Mega shout out sa iyo, Bebs Channel. Sarap po niyan, Mommy. Mainit-init. Ah, kasi nung nagluto ako nung ano, gluten-free na spaghetti, hindi medyo, talagang umukuso-kuso. So, thank you sa pag-comment, Bebs Channel. And if you are not connected to Bebs Channel, please do connect. Just type in Bebs Channel. B-A-V-Z Channel. Okay, so Bebs Channel. Okay, so mega love shout out Maharlika Filipino Channel, isang monetized channel at ating matalik na kaibigan dito sa Thailand. Okay, aking kumpare kasi inaanak ko yung anak niya. Ang sarap naman daw niyan, Mare, sabi ni Maharlika Filipino Channel. So if you are not connected yet to Maharlika Filipino Channel, please do connect with him. He is a monetized channel also. Okay, next is mega love shout out on someone. Yummy. Okay, ito si on someone. Someone is a Thai student. Okay, mega love shout out to you. Okay, so next is Rinsey Bigalopo. Sabi ni Rinsey Bigalopo, really nice, really good. Very nice daw at saka very good, sabi niya. So if you are not connected yet to Rinsey Bigalopo, you can connect with him. At marami siyang mga educational videos about farming and about everything in the world. So maraming salamat sa 9 million na patamsak at saka 46 na nanonood sa gluten-free rice chia pasta napolitana. So maraming salamat po. Isa-shoutout ko po ulit kayo sa next video ko. Lagi nang may ganon, 'di ba? So ngayong araw ay hindi masyadong exciting, pero for me because I read a lot of books, yun, exciting. Ito tingnan mo, nandito pa nga sa table ko yung Sophie's Choice. Napakagandang storya. Napakagandang storya. Tapos ito ngayon na nabasa ko yesterday. So Virgin Earth. Okay, yung kay Philippa Gregory, yung title ng book na to ay Virgin Earth. Ah! Virgin Earth. Maganda. Sobrang ganda. Lahat naman ng libro, all the books that I am reading is like very, very good for me. Wala, kumbaga sa ano, walang masamang tinapay sa akin. Lahat ng libro ay amazing. Bakit? Dahil lahat sila nagbibigay sa akin ng kaalaman. Bagong kaalaman, bagong lugar na napuntahan, bagong mga experiences in the book, 'di ba? Kaya pack na pack talaga 'yan. So kung kayo guys gusto niyo magbasa kayo.
Huwag din yung kakatama ng pagbabasa. Believe me, if you started reading, you will learn to love it. Yeah, 100%. Diba? So, ayan, mega love. Shout out everyone sa mga manunood ng video ko. Huwag niyong i-skip ang churba. Diba? Okay. Bye for now until my next video. By the way, if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button, the notification bell, so that you will be updated to my upcoming videos. Maraming maraming salamat po. Stay safe, stay healthy. I love you all. Bye! Bye!